Hello mga ka-Andrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back to our channel. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag upload ng video dahil tayo ay masyado pong busy. Ahil tayo ay nagpa-renovate, pa-extend tayo ng shop mga ka-Andrep. Ito siya so far. So ito yung nangyayari. Medyo pinalakihan kaya hindi ako masyado nakaka-upload ng videos lately dahil nga sa tayo ay masyadong busy at ngayon nga ganitong oras open pa yung shop, nag-overtime, meron pang mga ina-align at ako ay nag-inventory for new order para sa stock order. So sasagutin lang natin yung isa nating ka-Andrep na nagtatanong kung 10,000 daw ba na capital is pwede na pang start ng motor parts business. Okay, so dahil sagot mga ka-Andrep, ano, para sa ka-Andrep is pwede naman. Yun nga lang, mahirap kasi lalo na kung mag-physical store ka. Kasi ang 10,000 po is iilang piraso lang siya. That's the real talk, that's the reality. Iilang pirasong item lang siya, okay? So, pwede ka mag-start sa basic like interior, pailan-ilan, ilang piraso, kable, bearing. Yan yung pinaka-ano, kahit na huwag ka na muna ng gulong kasi ang gulong is malaki ang puhunan niya, mahal ang puhunan niya. So, mauubos agad yung 10,000 mo sa isa ilang pirasong gulong. At least interior is pwedeng padalawa-dalawa, tatlo-tatlo, and then kable, and then bearing. Yung mga fast-moving na bearing lang muna yung unahin mo. And then, yung mga, yung sa cables naman, yung accelerator, clutch, brake, tapos doon lang sa mga fast-moving na mga motor. Kasi kung sa physical store yan ka-Andrep, sa totoo lang, kahit siguro yung lagayan mo na ano, lagayan mo na ilang estante, dalawang patong o tatlong patong estante, hindi yan makakapuno ang 10,000 kung i-physical store mo. Pero kung tiyagain mo talaga, pwede naman, bakit hindi? Yun nga lang, huwag lang tayo mag-expect ng yung bang hindi kasi ito kagaya ng mga gamit sa bahay or yung mga basic needs ng mga tao araw-araw na talagang sa isang araw maraming bibili ng suka, asin, toyo, mantika, bigas, ganun. So, at expect mo na rin na kapag nag-start tapos konti lang yung laman ng tindahan is kumbaga bilang lang yung customer na dadaan, pupunta, bibisita kasi alam nilang hindi naman kumpleto or baka wala naman yung hinahanap nila doon dito sa shop mo kasi nga konti lang ang laman. Pero sa pag-start, mahirap talaga siya pero pwede mong itayo o pwede mong subukan pa rin. Start ka lang palagi sa mga fast-moving items hanggang sa unti-unti. Kasi mga ka-Andrep, sa totoo lang, kung wala kang malaking puhunan sa ganitong klaseng business, ang hirap niyang kumpletuhin. Ang hirap makipagsabayan doon sa mga kakumpetensya na mayroong na marami ng laman yung shop. Almost kompleto na. So marami nagsasabi, nagko-comment na malaki na daw yung shop. Malaki pero marami pa rin po ang kulang. Hindi siya kompleto. Sa gulong pa lang, ang daming klase ng gulong, ang daming design, ang daming sizes, interior, ganun din. Sa pyesa, ang dami. So, ang 10,000 is pwedeng tiyagain, idaan sa tiyaga at sipag, paunti-unti. Paunti-unti talaga, yun yung pinaka-key doon. Kasi hindi nga ito kagaya nung sa mga basic needs ng tao talaga. Na araw-araw, sa isang araw, maraming ulit bibili. Ito, basic lang muna ang unahin mo. Basic doon sa mga motorcycle na mayroon sa lugar ninyo. Okay? So, yun lang. Short video lang tayo at konting tips lang doon sa mga may agam-agam or mga nagtatanong na mga kagaya ng question na ating ka-Andrep. See you in my next video. Bye! At ako'y babalik pa sa work overtime na quarter to 8 na. Bye-bye!